naman sa life insurance na tayo. So, lahat tayo, hindi naman tayo lahat pinanganak na mayaman. Galing lahat tayo sa iba sa atin, galing sa ina sa katamtaman lang na level ng buhay. So, lahat nag-strive, di ba? May pumupunta pa nga sa ibang bansa para lang maiangat yung pamilya sa comfort or luxury life. Para ayaw natin magaya yung future na anak natin, mga anak natin sa naranasan natin nung during our childhood. So, ganyan tayo, no? Tinutulak natin, sa trabaho tayo, sa sakripisyo tayo. Ang tanong, paano na lang kung nawala ka? Diba? Napunta lang sa wala yung sakripisyo mo kasi walang sasalo sa responsibilidad mo. Kaya napakahalaga na magkaroon ka ng life insurance. Kasi yung life insurance, siya yung sasalo. Diba? Kung mawala ka man, unexpectedly, yung insurance yung sasalo para nandun pa rin sila sa comfort level. Life insurance, in case you can't be there to catch them, you are sure you have safety net, diba? Yung life insurance yung sasalo sa responsibilidad na meron ka. So, most people have adequate protection, no? On their cars, buti pa yung mga sasakyan na meron sila, yung bahay. Pero pagdating sa sarili nila o sa pamilya nila, hindi nila ito ini-insure. Tingnan mo na lang sa sasakyan, 20,000 per year. Samantalang kung sa life insurance na 1 million din yung life coverage, 7,400. Mas mahal pa yung cost ng car insurance compared sa life insurance na pwede mo maibigay sa pamilya mo if something happens sa'yo. Yung sasakyan ba, pag mamatay ka, magkano lang yung worth? Hindi exact. Mag 1 million man yung cost ng sasakyan na binili mo, hindi mo yan may ibebenta na 1 million. Kaya napakahalaga na magkaroon pa tayo ng life insurance. So, kaya dito sa IMD, tinuturo sa workshop number 2 para maunawaan nyo yung about life insurance bago kayo bumili. How it works, magkano yung presyo, ano ba yung nababagay na insurance para sa inyo. So, tapos na po tayo sa life insurance. Solve na tayo.